So, ganyan guys ang magiging itsura niya. And iluluto natin siya sa low flame daw. Again, your mommy Jo, and welcome back to our YouTube channel. Ngayon pa lang ako magbi-video guys kasi kanina pagising namin, alam nyo na, medyo busy. Ganyan, pakulo ng gatas ni Asher, gumawa ng kape. And maaga din kasi na umalis si Asis para bumili ng, ayun, bumili ng fertilizer guys na gagamitin namin sa pagtatanim ng palay. Alam nyo yun yung inilalagay muna bago magtanim ng palay. Meron silang gano'n, dalawang klase. So, 50 kilos to. Pakita ko sa inyo, guys. So, ito yung binili kaninang umaga ni Papa Asis na fertilizer. Para siyang ano? Para siyang urea? What's the name of this? Potas. Ha? Potas. Potas daw. Ito yung ilalagay muna bago magtanim ng palay. Bali, dalawang klase to, guys. Pinaghalo na nila. And bumili na rin ng iba pang fertilizer, yung i-spray kapag na medyo lumaki na ganyan. So ito, ayan yung binili ni Papa Asis. No, wait, huh? I will wait. May mga ayan, zinc sulfate, sabi niya may para sa mais. Ano to? Actually hindi ko masyadong alam. Hindi ako masyadong familiar guys sa mga fertilizer, pero ito lahat yung gagamitin sa pagtatanim namin guys ng palay. Wait. This one, what? So meron to, ano na tayo dito, fertilizer hole na tayo. No, this one for the crop growth booster formula, sabi niya para sa mga gulay. And meron one tayong zinc sulfate. Hindi ko alam kung anong gamit niyan. And, ayan, ito, ayan. This one is 10 kilo. Another one, wait, ha? Huh? Ayan, 10 kilo yon binili niya. And yung white, nasa ilalim, 40 kilos yung nasa ilalim. Not white, shit. Ah, hindi pala siya white. Black. But this one need to mix, yeah? Yeah. This one the black? Ayan, yung kulay black, hindi pala white. Kulay black pala. This one, black. Ayan, yung kulay black, kahalo na yung kulay pink. Yan yung ilalagay bago magtanim ng palay. And this one not coming from the grass. Ayan, ilalagay din daw yan para hindi tumubo yung mga grass sa palayan. Start na maglinis si Ama kung nakikita nyo guys. Nalinisan na yung pilapil. Ayan. Kalahati lang kasi yung sa amin lang talaga. Yung sa pilapil, nalinis na ni Ama. Kahit yung nasa likod, nalinis na ni Ama. And ayun si father-in-law. So, ang ginagawa naman niya, yung naglalagay ba siya ng basta yung naayos nila eh. Hindi ako masyadong familiar guys about sa ganitong work. Inaayos niya yung pilapilan, naglalagay siya ng mga ano, naglalagay siya ng lupa para maayos siya. Tapos after niyan, ipapatraktor, maglalagay ng tubig, ipapatraktor. Then, ano ba ngayon, 24, after tomorrow, magtatanim na kami ng palay. Kaya, yon. Kaninang umaga, medyo busy-busy, maagang umalis, bumili ko ano yung mga dapat kakailanganin, ganyan, and busy din ako. Na, yun nga, luto ng gatas, gumawa ng kape, ganyan. Ayan, yan yung ginagawa ni father-in-law. So, siya talaga ang nagagawa niyan. Trabaho niya talaga yung maggawa ng ganyan, yung sa pilapilan. And yun nga guys, mamaya, ayan. Kagaya nakikita nyo, wala nang damit yung isa kasi sobrang init. And ayan, tingnan yung ginawa niya sa bed namin. Kaya hindi pa rin ako nakakapaglagay ng bedsheet kasi. Ayan, naglalaro yung isa doon sa loob.
And mamaya nga, mag, magkukuha kami ng palay na para ipatanim. And ayun, ito yung kinuha ni Ama doon kanina. Ayan. Ito yung gagamitin pang tali sa ma-harvest natin mamaya na anong tawag doon? Yung binhi ng palay. Ayan. Kaya nag-uusap yung magnanay. Hi guys! Welcome back to our channel! Ayan. So, dapat after namin kumain kanina, papahinga lang ng konti, then dapat magbubunot kami ng, ano, ng binhing palay. Kaso guys, napakainit sa may likod. Hindi kakayanin. Kaya sabi nila mamayang hapon daw. So, kaya yon, since sabi nila mamayang hapon, today, gagawa ako ng no oven egg pie. Para may makain or manirienda mamaya. Yung no oven egg pie, guys, lulutuin lang siya dito. Lutuin lang siya natin dito. At saka isasalang lang natin over ano, low heat daw, and around 1 hour yata siya lulutuin. Or depende kung gaano kadami yung gagawin mo. Pero ang gagawin ko kasi guys is 1 can. Ang gagawin ko kasi guys is 1 can na ano lang, 1 can na condensed milk lang and 5 eggs. So, yun ang gawin ko. And, syempre, gagawa tayo nung dough. Yung pinaka-tinapay niya sa ilalim. So, gagawa tayo. And, 1 cup of flour lang din ang gagawin ko. So, ito yung flour natin. Ito yung tawag nila dito, maida. Pero, ito ay pwede sa tinapay, sa momo, at saka pwede sa samosa ba to? Ayan, samosa yata. So, ito yung gagamitin natin. And, 1 cup lang. Simple lang, guys, yung gagawin natin do. 1 cup flour. Lalagyan lang natin siya ng konting salt. And, lalagyan natin ng oil and water. Ganun lang yung gagawin natin do, guys. So, ito yung gagamitin ko. So, ito lang. 1 cup lang siya. And a pinch of salt. Konti lang. And vegetable oil. Bali, meron kaming vegetable oil. Yun ang gagamitin natin. And, so, ayan. Kailangan natin maghugas ng kamay. So, eto siya, guys. Ayan. And ang paglalagay natin ng tubig unti-unti lang para hindi siya masyadong hindi masyadong basa ba. Or kung basa man, magdadagdag na lang tayo ng harina. Tingnan natin. Yan, haluin lang natin. Tingnan natin kung magagawa natin ng maayos yung no oven egg pie daw. So, ayan guys, eto na yung ating dough. And tatakpan natin to ng plastic. And ilalagay natin siya sa, ano, lalagay natin siya sa ref. Eto naman yung magiging egg pie natin, guys. 1 can condensed milk, 5 pieces eggs, kasi maliliit yung eggs na ginamit ko. And nilagyan ko din siya ng vanilla. A teaspoon of vanilla lang naman. So, na-prepare ko na. Aantayin lang natin yung dough. Okay, guys. So, ito na yung ating dough. Hindi ko kasi may pwesto ng maayos ng ating ano, camera.
And etong gagamitin natin na pan. So ang gagawin lang natin, guys, kukunin natin itong ginawa nating dough. And i-flat natin siya dito. So, ganito siya, guys. And bubutasin natin. Natanggal yung ano, yung kamay ng ating ano. Actually, magpapalit kami ng mga gamit sa kusina. Kasi nga, na ano na siya. Bubutasan natin ng ganito. Yan. Bubutasan natin ng ganito, guys. Ibubuhas na natin itong ating ano, egg and the condensed. Dito. Ibubuhas lang natin. So, ganyan guys ang magiging itsura niya. And iluluto natin siya sa low flame daw. So, ayan na siya guys. Ayan, pinaka ano na yan, pinaka low na flame na yan ng stove. So, ganyan lang siya, hayaan natin siya na ganyan. And tatakpan natin. Ayan, and hahayaan lang natin siyang maluto ng isang oras daw. Yun ang sabi. Or kung kailan maluluto na yung egg, yun, saka na natin tatanggalin. So, tingnan natin. After 1 hour, guys, eto na yung itsura ng ating pie. And meron ako ditong toothpick. Iti-test natin kung luto na ba yung nasa loob. Pero ang ganda ng kulay niya. And yung tinapay sa loob. Ayun, no? Ayun, yung tinapay sa loob niya. Pero tingnan muna natin kung luto yung nasa gitna. Ayan. So, lulutuin pa natin ng konti. Medyo basa pa. Ayan. Siguro guys, 5 minutes pa. Para sure tayo na luto, lalo yung nandito sa gitna. Titignan natin. Pero, so far, ang ganda ng kulay. Tapos, ayan nga, tingnan nyo, yung tinapay. Sus, ang lambot. Ang lambot. Ayan, yung tinapay niya, oh. Whew, crispy, crispy. Nagbabounce pa. Lutuin muna natin kahit 5 minutes pa kasi nagbabounce pa yung nasa ibabaw. Pero ang ganda ng itsura niya. Yellow na yellow. Tsaka ang bango. Bango. Hey guys, so eto na yung ating egg pie. Ayan, may batang malikot at gusto nang kumain. Hindi na makapag-antay. Ayan. So, ikakat na natin. Tingnan natin kung maganda yung kinalabasan niya. Happy birthday na. Happy birthday. Asher. Okay, wait lang anak ko. Kailangan maganda yung pagkakakatbe. Kasi yung tinapay niya, ano, medyo parang pang dough. Pang pizza. So, wait lang, be. Cut natin sa gitna. Uy. Medyo crispy. Huwag naman, be, ah. Ano ka naman, overreacting? Yung tinapay ay lumalaban. Yan. So, yan ang itsura niya, guys. Yan. Medyo sunog sa ilalim. Ay, hindi gaano. Okay lang.
kuha tayo ng bali, niluto ko siya ng 1 hour and 15 minutes. Ayan. Ayan. So, ito na ang ating egg pie. Sunugin natin siya sa plate. And tayo yung unang titikim bago natin ipatikim sa kanila. Ang init. Masarap naman. Hindi siya masyadong matamis. Mainit lang, guys. Medyo brown yung nasa ilalim. Hindi siya yung malambot. Siguro mas, siguro yung apoy, guys, ano, mas konti pa, mas maliit pa. Para hindi masyadong sunog yung tinapay sa ilalim. Pero masarap siya, partner ng tea. So, yun lang yung video natin for today, guys. Thank you again for watching. And see you again in our next video. Bye, everyone, and God bless us all. Thank you for watching.